Magandang buhay! Tayo muli ay mag-aaral ng Edukasyon sa Pagpapakatao 10 at ang ating pag-uusapan ngayong araw ay tungkol sa pagkilala ng makataong pagkilos. Handa ka na bang matuto? Tara na, simulan na natin! Paano nga ba ang pagpapakita ng makataong kilos? Paano nalalaman ang tama at maling kilos? Paano mahuhubog ang tamang pagkapasya tungo sa makataong kilos? Ang batayan sa pagkapasya at pagkilos ayon sa tama at mali ay hindi nagbabago. Maaring nagbabago ang lipunang ginagalawan ng tao, ngunit hindi ang kanyang batayan ng kabutihan. Ito ay dahil ang batayan ng tama at mali ay nakaugat sa kalikasan ng tao. Hindi naman maaaring baguhin ng tao ang kanyang kalikasan bilang tao, tama ba? Kung kaya, nananatiling universal, objektibo or objective at eternal ang mga batayang moral na ito. Ngayon, tunghayan natin. Narito ang ilang batayan sa pagkilala ng gawang mabuti o masama. Simulan natin sa una. Ito ay ang layunin ng aksyon. Ito ay kumakatawan sa dahilan o tunguhin ng aksyon. Isang halimbawa nito ay ang layunin ng pagkain para sa nutrisyon o kalusugan, samantalang ang pag-aaral ay tungo sa pagkatuto. Kailangang maging malinaw sa isang tao ang tunay na layunin ng mismong aksyon bago pa niya ito maisagawa upang hindi siya magkamali sa kanyang pagkilos. Tumungo naman tayo sa ikalawa. Ito ay ang layon ng may aksyon. Ito ay kumakatawan sa mismong motibo at personal na intensyon ng taong gumagawa ng aksyon. Ipinapahayag nito ang dahilan ng mga aksyon sa pagsasagawa ng gawain. Dito, maaaring magkaroon ng pagkakaiba ang tao. May mga tao halimbawa na tumutulong sa kanilang kapwa sa iba't ibang kadahilanan. Ang ilan naman ay may tunay at malinis na intensyong talagang tumulong ng walang kapalit, samantalang ang iba naman ay upang humingi ng pabor o kaya ay gipitin ng iba kapag kailangan na niyang sumingil ng kapalit. Kung kaya, napakahalaga ng intensyon ng tao sa pagkapasya kung tama o mali yung aksyon. Ang anumang kilos na mabuti ngunit may intensyong masama ay maituturing na masama. Upang maituring ang isang kilos na mabuti, kailangang mabuti ito mula sa intensyon hanggang sa pagsasagawa. Ang kahirapan lamang nito ay ang tao lamang sa kanyang sarili ang nakaaalam kung ano ang kanyang tunay na motibo at intensyon sa sarili niyang gawa. Ngunit, mayroon din namang pamamaraan kung paano ito malalaman sa tulong na rin ng sariling pag-amin o kapag siya ay nailantad na o natuklasan na ng iba. So ngayon, dumako naman tayo sa susunod at ito ay ang mga pangyayari. Dito, ito ay ang mga elementong bumabalot sa kalikasan ng isang aksyon at kaukulang pananagutan sa kilos o gawa. Ipinapaliwanag nito ang mga katangian at lahat ng bagay ng may kinalaman sa aksyon batay sa mga sumusunod. Simulan natin sa una, sino? Ito ay tumutukoy sa taong gumawa ng aksyon at kung minsan ay ang tumatanggap ng aksyon. Kinabibilangan ito ng edad, kalagayan, or katayuan sa buhay. Pwede ring relasyon, pinag-aralan, pinagmulang pamilya, kalusugan, at iba pa na maaaring makapaglarawan sa taong kasangkot sa pangyayari. Magbigay tayo ng halimbawa. Malaki ang pananagutan ng mga taong may pinag-aralan or may posisyon kaysa sa mga taong kulang or may kasalatan nito. Ang mga baliw, isip bata, yung pwede tinatawag din nating moron, at mga bata pa na walang kakayahang gumawa ng aksyon ay libre sa pananagutang moral ng kanilang aksyon. Pangalawa naman ay ang ano, tumutukoy sa ginawang aksyon, ang uri ng ginawa at bigat ng pananagutan nito. Ang bigat halimbawa ng pagpaparusa sa magnanakaw ay maitutumba sa bigat at dami ng ninakaw. Sumunod ay saan? Ito ay tumutukoy sa lugar na pinangyarihan ng aksyon at mga elementong naglalarawan dito. Nakakahiya at malaking eskandalo ang maghalikan sa loob ng simbahan kaysa kung ginawa ito sa isang pribadong lugar. Ikaapat ay may kasama at sino ang kasama. Ito ay tumutukoy sa mga taong kasama o nakilahok sa pagsasagawa ng aksyon. Kabilang dito yung mga partisipasyon ng bawat kasama. Halimbawa, sa pagsasagawa ng isang krimen, tumutukoy rin ito sa bilang at kalagayan sa buhay ng mga kasama. Sumunod ay ang bakit. Dito, tumutukoy sa kadahilanan, motibo at intensyon ng tao sa paggawa ng aksyon. Kadalasang dahilan sa pagsasagawa ng krimen o pagkakasala ang labis na galit, inggit, paghahangad sa material na bagay o kaya naman ay bunga ng pagigante. Kung kaya, nagpapakita ito ng kahinaan ng tao.
Dagdagan pa natin yan. Nandiyan din ang paano. Tumutukoy naman sa paglalarawan ng tiyakang pamamaraan at mga gamit or paraan ng pagsasagawa ng aksyon or gawain. Karumal-dumal syempre matatawag yung isang krimen kung marahas ang uri ng pamamaraan ito. At ang pinakahuli naman ay ang kailan. Ito ay tumutukoy sa oras at panahon ng pagsasagawa ng aksyon. Yung pagpatay ng tao habang natutulog or nakatalikod or may karamdaman at kahinaan ay mabigat at pataksil dahil walang pagkakataon ang tao na ipagtanggol yung kanyang sarili. So sabi natin, no, maaaring mapabigat o mapagaan ng mga pangyayari or circumstances ng isang aksyon sa pamamagitan ng tahasang pagsisinungaling or pag-amin or pagsisisi. Maaari ding magbago ng panig ang isang taong nagkasala. Halimbawa, yung pagtulong sa may kapangyarihan o sa batas upang mapahuli pa yung iba pang nagkasala or yung iba pang kriminal. So sa ganitong paraan ay maaaring mapababa yung kanyang kaparusahan. Kung kaya, masusuri na may mga kalayaan pa rin ang tao na pumili ng anumang aksyon. Ngunit, mahalaga sa bawat aksyon na kanyang isasagawa ang kaakibat na pananagutan ukol dito. So dahil dito, kinakailangan ng bawat isa sa atin na patuloy na nilangin ang tamang paggamit ng kalayaan, matalinong pagkapasya sa pamamagitan ng paghubog ng ating isip at kilos o lahat ng kapangyarihang ibinigay sa atin. So I hope marami tayong natutuhan mula sa araw na ito. Lagi nating tatandaan, manatiling mabuting tao at maraming salamat. Paalam!